At syempre, batiin din natin ang ating mga mag-aaral at magulang na nanonood ngayon. Magandang buhay po! Kaway-kaway naman dyan! Sana nasa mabuti kayong kalagayan. Alam nyo ba, kaguro, kasing ganda ng araw ang aralin na ating tatalakayin ngayon. Wow! Gusto ko yan, kagurong Ilona! Kung gayon, tayo na at matuto! Halina't ating tumasin ang hiwagat ng mundo. Kaalaman ay panawakin sa teknolohiya at matapago. Ito'y isang asim na tura tungkol sa panitikan at wika. Kaya't halina't makisama, gamitin ang teknolohiya. May tanong muna ako, mga kaguro. Si Kagurong Rose muna. Ano ang ginawa mo kahapon, kaguro? Siyempre, nag-ensayo ako kahapon para sa gagawin natin ngayon, mga kaguro. Ano ba ang gagawin natin ngayon, mga kaguro? Nalimutan mo na ba, kagurong Ann? Ngayon ay tatalakayin natin ang aspekto ng pandiwa na nagsasaad kung kailan mo gagawin ang mga kilos. Tama. At ang gagawin natin mamaya ay makinig, magbasa at maglaro. Kaya, simulan na natin ang araling ito. Halina't ating tuklasin ang hiwagat ng mundo. Kaalaman ay panawakin sa teknolohiya at matapago. Ito'y isang asim na tura tungkol sa panitikan at wika. Kaya't halina't makisama, sige, magsimula tayo sa isang tanungan. Subukin natin ang inyong galing, kaguro. Makinig at unawaing mabuti ang mga pangungusap. Tukuyin ang mga salitang ginamit ayon sa aspekto nito. O sige, mga bata. Sabayan niyo kami ni Kagurong Ann sa pagsagot para sabay-sabay tayong matuto. Ngayon, kumuha na kayo ng sagutang papel at piliin ang titik ng tamang sagot. Ito na ang mga titik, Ma'am Rose, para ito sa mga sagot mamaya. Okay, mga bata, handa na ba kayo? Simulan na natin, kaguro. Unang tanong, pumunta sa bayan ng Santo Tomas sa mga bayaning atleta. Ang nasalungguhitang salita ay nasaan niyong puwang? Ang salitang may salungguhit ay pumunta. A. Naganap. B. Nagaganap. C. Gaganapin o di ganapin? Ang tamang sagot ay titik A, naganap. Pangalawang tanong, tumatakbo ng mabilis ang kalaban papuntang finish line. Anong aspekto ng pandiwa ang salitang nasalungguhitan? A, naganap. B, nagaganap. C, gaganapin o di ganapin? Ang tamang sagot ay titik B, nagaganap. Pangatlong tanong, siya ay nauuhaw pagkatapos ng laro, kaya gusto niyang puwang ng maraming tubig. Anong tamang salita ang gagamitin dito? A, uminom. B, umiinom. C, iinom. O D, mag-inom. Ang tamang sagot ay titik C, iinom. Pang-apat na tanong, alin sa mga salitang ito ang nagsasaad ng ngayon ginagawa ang kilos? A, sumusulat. B, naglaro. C, babalik. O D, umakyat. Ang tamang sagot ay titik A, sumusulat. Panglima, umalis, umaalis, aalis. Ang kuya pagsapit ng gabi. Sanungguhitan ang tamang sagot. Umalis, umaalis, o aalis? Ano ang tamang sagot? Ang tamang sagot ay aalis. Magaling mga kaguro o mga bata. Tama rin ba kayo lahat? Kung oo, ay binabati namin kayo. Ngayon naman mga kaguro,
subukin natin ang pangunawa ng ating mga mag-aaral sa kanilang babasahing dialogo tungkol sa talambuhay ng isang iskultor. Tama ang narinig nyo, mga bata! Mayroon tayong babasahin at pagkatapos, sasagutin natin ang mga tanong tungkol dito. Ang ating babasahin ngayon ay pinamagatang Ang Dakilang Iskultor. Kilala mo ba kung sino siya? Parinig nga ako? Tama! Siya si Guillermo E. Tolentino. Ngayon ay makinig ng mabuti. Ang Dakilang Iskultor. Nakita mo ba ang bantayog ni Andres Bonifacio sa lungsod ng Caloocan? Hindi pa. Alam mo ba kung sino ang gumawa ng bantayog na iyan? Hindi. Sino nga ba? Siya si Guillermo Tolentino, ang kilalang prinsipe ng mga manlililok na Pilipino. Bakit siya tinawag na prinsipe ng mga manlililok na Pilipino? Ganito yon. Bata pa man siya, mahusay na siyang lumilok. Nagnanais siyang makapag-aral sa Amerika at natupad ang kanyang pangarap. Dahil sa kanyang kasipagan at kahusayan sa sining, inirekomenda siya ng Pangulong Wilson sa isang milyonaryong Amerikano, si Bernard Baruch, na siyang tumusto sa kanyang pag-aaral sa Beaux-Arts Institute. Pagkatapos siyang makapag-aral sa Estados Unidos, bumalik siya sa Pilipinas at nagtayo siya ng studio. Dito niya pinasimulan ang kanyang mga malikhaing gawa sa sining na nagbigay sa kanya ng katawagang prinsipe ng mga manlililok na Pilipino. Napakahusay palang lumilok ni Guillermo Tolentino. Bukod sa monumento ni Andres Bonifacio sa Caloocan at sa Liwasang Bonifacio, bungang isip din ni Tolentino ang oblation sa pamantasan ng Pilipinas. Naigawa rin niya ng husto sina Quezon, Laurel, Rojas at Magsaysay. Naintindihan ba ang kwento, mga bata? Kung gayon, sasagutan na ninyo ang mga sumusunod na tanong. Huwag mag-alala, mga bata. Tutulungan namin kayo. Halina at tingtumasi ang hiwangan ng mundo. Kaalaman ay panawakin sa teknolohiya matapago. Ito'y isang asim na tura tungkol sa panitikan at wika. Kaya't halin at makisama, gamitin ang teknolohiya. Kumusta, mga bata? Nasagutan na ba ninyo ang mga tanong? Ngayon, iwawasto natin ang mga ito. Unang tanong, sino ang tinaguriang prinsipe na manlililok na Pilipino? Ang tinaguriang prinsipe ng manlililok na Pilipino ay si Guillermo E. Tolentino. Ikalawang tanong, papaano nakapag-aral sa Estados Unidos si Guillermo Tolentino? Dahil sa kanyang kasipagan at kahusayan sa sining, inirekomenda siya ng Pangulong Wilson sa isang milyonaryong Amerikano na si Bernard Baruch. Ikatlong tanong, bakit siya tinawag na prinsipe ng mga manlililok na Pilipino? Pinasimulan niya ang kaniyang mga malikhaing gawa sa sining na nagbigay sa kanya ng katawagang prinsipe ng mga manlililok na Pilipino. Ikapat na tanong, nang nasa Estados Unidos na si Guillermo Tolentino, paano siya nakapag-aral sa Beaux-Arts Institute? Si Bernard Baruch ang siyang tumusto sa kanyang pag-aaral sa Beaux-Arts Institute. Ikalimang tanong, pagkatapos niyang makapag-aral sa Estados Unidos, ano ang ginawa niya? Pagkatapos niyang makapag-aral sa Estados Unidos,
bumalik siya sa Pilipinas at nagtayo siya ng studio. Kumusta mga bata? Ilan ang score niyo? Binabati ko kayo. Ngayon, babalikan natin ang dialogo. Basahin at unawain natin ang mga pahayag. Unang pahayag, inirekomenda siya ng Pangulong Wilson sa isang milyonaryong Amerikano na si Bernard Baruch na siyang tumusto sa kanyang pag-aaral sa Beaux-Arts Institute. Bumalik siya sa Pilipinas at nagtayo siya ng studio pagkatapos niya makapag-aral sa Estados Unidos. Pumunta siya sa ibayong dagat upang lumanghap ng malamig na simoy ng hangin. Tumatakbo siya bilang Pangulo ng Pilipinas. Iinom siya ng maligamgam na tubig mamaya. Ngayon, sagutan natin ang katanungan. Unang tanong, ano-ano ang mga salitang nasalungguhitan? Ang mga salitang nasalungguhitan ay inirekomenda, bumalik, pumunta, tumatakbo, at iinom. Pangalawang tanong, ano ang sinasaad ng unang nasalungguhitang salita? Ang salitang inirekomenda ay nagsasaad ng kilos na naganap na. Pangatlong tanong, kailan naganap ang kilos sa pangalawang pahayag? Katulad ng unang pahayag, ang kilos sa pangalawang pahayag ay naganap na. Pang-apat na tanong, kailan gagawin ang kilos sa ikaapat na pahayag? Ikalimang pahayag. Ang kilos sa ikaapat na pahayag ay ginagawa pa. Samantala, ang kilos sa ikalimang pahayag naman ay gagawin pa lamang. Ang mga ito ay nagsasaad ng aspekto o panahunan ng pandiwa. Nagbabago ang anyo ng pandiwa ayon sa aspekto nito. May mga tuntuning dapat sundin sa pagbabago ng anyo ng pandiwa. Ngayon naman ay bubuksan ninyo ang inyong module na nasa pahina 6. Ang gagawin ninyo ay basahin ng tahimik at unawain ang sanaysay. Kopyahin ang mga pandiwang ginamit sa sanaysay. Isulat ang aspekto o panahuna ng pandiwa sa sagutang papel. Halimbawa, nagbigay, naganap. Simulan nyo na! Ngayon naman ay bubuksan ninyo ang inyong module na nasa pahina 6. Ang gagawin ninyo ay basahin ng tahimik at unawain ang sanaysay. Kopyahin ang mga pandiwang ginamit sa sanaysay at isulat ang aspekto nito na panahuna ng pandiwa sa sagutang papel. Ngayon, ang gagawin naman natin ay punan ng wastong pandiwa ang patlang sa talataan. Isalang-alang ang iba't ibang aspekto ng mga pandiwa ayon sa pagkakaganap ng kilos na isinasaad sa bawat pangungusap. Ang salitang iwawasto sa unang patlang ng pangungusap na ito ay dating.
Sa pangalawang patlang naman ay gamit. Bago pa man patlang ang mga Espanyol sa bansa, ang ating mga ninuno ay may sariling wikang patlang. Ang salitang iwawasto sa patlang ay sabi. Patlang na ang Tagalog ang may pinakamayamang katangian sapagkat nagtataglay ito ng katangian ay ibang wika sa daigdig. Kabilang na ang Latin at Kastila. Ang salitang iwawasto sa unang patlang ng pangungusap na ito ay lagay. At pili naman sa pangalawang patlang. Patlang na ito ang dahilan kung bakit patlang batayan ng wikang pamansang Tagalog. Ang salitang iwawasto naman sa unang patlang ng pangungusap na ito ay sikap. At sa pangalawang patlang naman ay ganap. Patlang ng pamahalaan na patlang ang pamansang wika. Ang mga salitang iwawasto sa unang patlang ng pangungusap na ito ay gamit. At turo naman sa pangalawang patlang. Patlang ito sa iba't ibang sangay. Patuloy itong patlang sa mga paaralan upang lalo itong mapagyaman. Okay pa ba tayo mga kaguro? Sa araling ito ay ating tinatalakay ang pandiwa at ang aspekto nito. Ngunit, ano nga ba ang pandiwa at ano ang mga aspekto nito? Tandaan lamang na ang pandiwa ay nagsasaad ng kilos o galaw. Ang pagbabago ng anyo ng pandiwa ay nasa kanyang panahon kung kailan ito naganap, nagaganap, o magaganap. Kagurong an, ano ba ang aspektong naganap o pangnagdaan? Ang naganap o pangnagdaan ay natapos na o nagawa na ang kilos. Halimbawa, binaril si Rizal sa Bagumbayan. Pangalawa, sinulat sa Damdaming Makabayan ang tula. Ang mga salitang binaril at sinulat ay mga kilos na naganap na. Tama! E kagurong Ilona, ano naman ang aspektong nagaganap o pangkasalukuyan? Ang nagaganap o pangkasalukuyan ay kasalukuyang ginagawa ang kilos. Halimbawa, una, binabasa ang Noli at Feli ng mga Pilipino. Pangalawa, sinusulat ang kasaysayan ng bawat bayani. Ang mga salitang binabasa at sinusulat ay mga kilos na nagaganap pa. Tama! Kagaya na lang ng ginagawa natin ngayon. Tayo ay kasalukuyang natututo at nag-aaral. Ngayon, ano naman ang aspektong magaganap o panghinaharap? Ang nagaganap o panghinaharap ay gagawin pa lamang ang kilos. Halimbawa, unang pangungusap, babasahin pa ang mga aklat ni Rizal. Pangalawang pangungusap, isusulat ang bawat kasaysayan. Ang mga salitang babasahin at isusulat ay mga kilos na magaganap pa lamang. Tumpak, Kagurong An! E Kagurong Ilona, ano naman itong tinatawag nating pawatas? Ang salitang ugat at panlapi kapag pinagsama ay makakabuo ng pawatas. Ang pawatas ay binabanghay sa tatlong aspekto ng pandiwa. Halimbawa, panlapi at salitang ugat ay pawatas. Ang om
at ulan ay umulan. Ang hin at basa ay basahin. Ang i at sulat ay isulat. Pawatas, umulan. Naganap, umulan. Nagaganap, umuulan. Magaganap, uulan. O ano na mga bata? Kabisado nyo na ba ang tamang paggamit nito? Napakahusay ng inyong ginawang pakikinig. Ngayon, suriin natin kung naintindihan ba ninyo ng wasto ang tatlong aspekto ng pandiwa. Gumawa ng dalawang hanay sa sagutang papel. Hanay A at hanay B. Isulat sa hanay A ang wastong pandiwang dapat sa patlang at sa hanay B naman ay isusulat ninyo ang aspekto nito. Ang unang bilang ay gagawin ko para sa inyo. Makinig na mabuti. Ang salitang ugat sa pangusap na ito ay gawa. Ano ang wastong pandiwa dapat sa patlang at ano ang aspekto nito? Sa unang bilang, patlang ng ating malikhaing ipugaw ang hagdan-hagdang palayan sa Banawe. Ang sagot sa hanay A ay ginawa. At sa hanay B naman ay naganap. Sa mga sumusunod na bilang ay gagawin ninyo sa tulong ng inyong mga magulang o nakakatandang kapatid. Ang galing ng inyong ginawa mga bata! Ngunit, hindi pa dito nagtatapos ang ating talakayan. Mas payabungin pa natin ang inyong kaalaman. Gamitin ang pandiwa sa pagsulat ng pangungusap sa mga sitwasyong aming ibibigay. Unang sitwasyon, nagmamaneho ng jeep si Mang Ambo sa kahabaan ng highway. Mag-isip ng pandiwang gagamitin para sa sitwasyon na ito at bumuo ng pangungusap. Ikalawang sitwasyon. Nag-araraw si Delphine sa bukid kasama ang kalabaw sa gitna ng napakainit ng araw. Ikatlong sitwasyon. Nagbibiruan ang magkakaibigan. Maraming tao ang nakatingin sa kanila. Ikaapat na sitwasyon, nagtitinda ng gulay si Aling Rosa. Marami siyang benta dahil sa kanyang kabaitan. Ikalimang sitwasyon, nag-aaral ng mabuti si Alvin upang siya ay makapagtapos. May naisip ka na bang pandiwa? Simulan mo na ang pagsulat ng mga pangungusap. Pagkatapos ninyong gawin ang lahat ng mga pagsasanay, huwag kalimutang isumite sa inyong guro. At kung meron kayong mga katanungan, maaari kayong tumawag sa inyong guro. Mga bata, pagbutihin ninyo ang pagsagot. Tandaan, ang gawaing sining ang nagbibigay ng inspirasyon sa mga batang nais matuto nito. Kailangang paghanda ang mabuti ang kinabukasan upang maging matagumpay sa buhay. Ang pagkakaroon ng talento sa pag-arte at paglilok ay isang espesyal na kataniang handog ng may kapal sa isang nilalang. Dapat ang mga kabataan ay laging sumusunod sa mga payo ng nakakatanda upang ang buhay ay maging maginhawa. Yan ang pabao namin sa inyo mga bata. Magsikap kayo upang matuto. Tama ka dyan, kaguro. At dito, nagtatapos ang ating aralin sa linggong ito. Halina't ating tuklasi ang hiwaga ng mundo. Kaalaman ay panahin.
aralin ang ating natutunan. Sana'y marami kayong napulot na aral. Kami po ang inyong gabay. Rosemary Panglilingan Texon, Elona Catherine Alferes Bagaan, Ani Gumanay Fat, para sa Filipino 6. Hanggang sa muli, Magarbong Davao del Sur! Paalam! We